Hello, grade 12. Once again, good morning sa inyo. So today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-analyze ng data gamit ang inyong statement of the problem at gamit ang nag-gather ninyong data at syempre gamit yung coded data na ginawa natin last time. Okay, so let's have a short review kung ano yung mga gagamitin natin statistical tools sa inyong statement of the problem. Your statement of the problems is study aimed to determine the perception of grade 12 students at Don Mariano Marcos National High School and Google Classroom. Specifically, it aimed to answer the following questions. Dito muna tayo sa number 1. What are the profile of the respondents in terms of sex, age, and section? Dito, ang gagamitin nyo is frequency and percentage distribution. For number 2, what is the perception of respondents in Google Classroom in terms of ease of access, perceived usefulness, communication and interaction, and student satisfaction? Ang gagamitin nyo pong statistical tools for number 2 is mean and standard deviation. Okay, for number 3, is there a significant difference on the perception of the respondents on Google Classroom when grouped by their profile variable? Dito ang gagamitin nyo is t-test or one-way ANOVA. For 2 groups, ang gamitin nyo is t-test, and for 3 or more groups, ang gamitin nyo po is one-way ANOVA. Again, review tayo for number 1, frequency and percentage distribution. For number 2, we have mean and standard deviation. And for number 3, t-test or one-way ANOVA. Okay, so let's proceed. Ang ituturo ko muna sa inyo is for number 1, yung sa profiling muna tayo. So, open natin yung Excel. Excel na ginamit natin last time for coding. Okay, so as our basis, age 16, 17, 18, 19, and 20 above coded as 1, 2, 3, 4, and 5. For gender or sex, male and female coded as 1 and 2. For section, we have 3. 3 sections here, pearl for 1, diamond for 2, sapphire for 3, and last one is grade. Okay, so tingnan natin yung coding natin last time. So, ito yung coding natin last time. In profiling, ito muna tayo. So, sa profiling, we have 4 variables here, age, gender, section, and grade. Sa inyong statement of the problem, hindi nakasali si grade. So, ang gagawin natin today is age, gender, and section. And again, I have 10 respondents here. Okay, sa profiling, you can use the mano-mano na pag-compute sa inyong calculator, lalo na kung ganitong 10 respondents lang. Pero if you have 20 respondents, 50 and above, or umabot pa siya ng 500 respondents and 1,000 respondents, ang gamitin nyo is Excel. At mas maganda pa sana kung meron kayong SPSS. Okay, so since Excel ang gagamitin natin, sa profiling muna tayo. Okay, so sa profiling tayo, ang ginawa ko dito, I'll just copy and paste this part. Ito, ayan, nilagay ko siya dito. As you can see here, tapos ko nang ginawa ang age frequency, ang age profile. Ayan, so sa age, I have 5 here. We have 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, and then 20 and above. O, done na yan. Ngayon, paano naman sa gender? Okay, so gawin natin yung step na ginawa ko dito sa age. So, lagay natin dito, gender. And then, let's just copy and paste the label column dito para mas maganda. Okay, so ang coded natin sa gender or sex, ang coding na ginawa natin is 1 for male and 2 for female. Okay, so punta muna tayo dito sa part na ito. Check natin ito. As you can see here, tingnan ninyo. Pag hinighlight ko to, lalabas is age. Tama? Yun yung ginamit ko dito. Okay, next. Sa gender, since gender tayo, check natin si gender kung anong lalabas. Si gender. Ngayon, ang pwedeng lumabas kasi dyan, D3, C3, ganun ang lalabas dyan kapag wala pang nailagay doon. So, highlight nyo yan, palitan nyo yung nakalagay doon, i-type nyo po si gender. Kuha po. And then next section, ayan, highlight nyo ulit yan. Palitan nyo ito ng section. Kasi sa inyo hindi lalabas agad yung section dyan. Kailangan yung palitan. Next, this in this case, we have grade. Ayan.
So, ngayon, dito na tayo sa table ng gender. Okay, so let's do the one by one step. Click nyo po si equals. Frequency. Ayan, isa-isahin muna. Tapos mamaya yung shortcut. Frequency. And then type nyo po si gender kasi yun naman yung kailangan natin. Lumabas na si gender. Comma. And then yung code natin na 1 and 2. Highlight nyo lang yan. Then close. Palagi nyong tatandaan na kapag may open parenthesis, i-close nyo siya ng i-close. Okay? So, enter. Okay, so I have 5 males here. Okay, so next. Hindi kasi pwedeng i-drag mo yan pababa. Bakit? Kasi mag-iiba yung sa formula niya. Tingnan nyo, naging M4 and M5 na siya. So, ulitin natin, equals natin siya, frequency. Let's do it one by one. Masaya naman pag one by one. Gender. Click nyo ulit si gender. Ayan. As you can see, highlighted ulit si gender. Comma. And then highlight nyo yung code natin na 1 and 2. And then enter. Kuha. So, eto na yung frequency. 5 na male. And then 5 na female. Okay. Sa total, let's check kung tama po yung total natin. Dito kasi ang ginagawa, pwede yung 1 by 1 na 5 plus 5, 10. Or nakikita mo naman, pwede mo nang ilagay na 10 yan. Pero kapag ka, sabi ko nga, madaming respondents at madami kayong options, mas maganda na marunong kayong gumamit ng formula. Okay, shortcut tayo. Sa shortcut, just click Alt equals. Lalabas na agad yan. And then, enter. So, a total of 10 respondents sa gender. Check po ba yung 10 respondents dito? Yes. So, therefore, tama yung formula na ginamit natin. Walang error sa formula natin. Kuha po ba? Okay, dito sa percent, click equals, frequency. Ulitin ko, pwede kayong magmano-mano dito na mag-compute ng percent sa inyong calculator. That's okay. Pero ito nga, ituturo ko kung paano gamitin ang Excel. Kayo ang bahala kung saan kayo mas nadadalian. Okay po ba? Okay, frequency, click gender. And si gender, comma, code natin as 1 and 2. Close. And then click division sign or slash. Tapos click natin si count. Ayan. And then, click nyo si gender. Again, mag-close po tayo ng parentheses. Ta-da! 0.5. Again, ulitin natin para mas memorize nyo. Frequency, gender, comma, yung code na 1, 2, close, division sign or slash, count. Click nyo si po si count or type count. And then, click nyo ulit si gender, close, and then enter. Ayan. So, sa total, gamitin ulit natin yung shortcut key, alt, equals. Enter. Okay, so gawin natin. Siyempre, percent ito. I-click natin si percent doon. So, how many percent sa baba? Sa male, 50. Sa female, 50%. Ay, sa female, 50%. A total of 100%. Kuha ba? Okay, so let's proceed to section. Ito, turuan ko kayo kung paano gamitin yung shortcut at mas madali. Sa section, copy natin yung label column. Ctrl-C plus Ctrl-V. Sa sections, I have 3 sections here. 1, 2, and 3. Yan. Coded yan ng pearl, diamond, and sapphire. O, check nyo yung basis nyo. Ayan. Pearl, diamond, sapphire. Okay, so balik tayo dito. Ang gawin is, sa shortcut, para mas mabilis tayo, highlight, click equals, labas natin si frequency, palabasin si frequency. Ayan, labas na si frequency. Section, click po si section. Ayun, highlighted na si section. Then, highlight ulit yung code natin. Then, close. Ayan. So, kanina, diretso tayong nag-enter ngayon. Gamitin natin yung 3 keys. So, ngayon, ang gagawin natin is Alt, Shift, Enter. Diba? Lumabas na lahat yung frequency ng dalawang section pa. Kuha po ba? O, lagay na natin si total. Again, yung shortcut key natin dito is Alt equals. Then, enter. So, total of 10 respondents. Check natin, 10 respondents po talaga ang respondents ko. Palagi nyong iti-check yan. Kasi, kung nagkamali kayo dito, ibig sabihin may error. Kuha po ba? Okay, sa frequency, again, highlight nyo siya.
click equals, yung formula natin kanina, frequency, ayan, then section, palagi nyo i-check na yung nai-highlight ay yung talagang sa section, comma, and then yung code natin na 1, 2, 3, close, the division sign, or the slash, count, and then section. Ayun, so close. Tapos, wag lang diretsyong mag-enter. So, let's use again the three keys. Ctrl-Shift-Enter. Whew! Ayan, so, kung na tayo, total, alt, or the shortcut for sum. So, alt equals, sorry. Alt equals, so, enter. And then, highlight nyo yan, then click percent. Ayun, so, kumpleto na ang ating table. Tuyusin natin ito ng, lagyan natin ng may all borders. Sorry. Lagyan natin ng all borders. Ayan, click nyo all borders. And then, after nyan, copy natin ito. Ctrl-C, ito lang na part. Tapos, punta kayo dito. Ctrl-V, tapos as you can see here, ayan, pwede nyo siyang i-center para mas masaya, ayusin yung table, Ctrl-B, pwede nyo din siyang i-center, Ctrl-E, at ito, pwede nyo i-bold to, Ctrl-B, yan, and then as you can see, meron pa ding fill yan, sana yung design nito. Shading, is zero natin. And then, ang color dapat ng laman ng table, it should be black. Kasi research ito, it should be formal. Okay, so ganyan. Ganyan yung itsura niya. Ngayon, nakalagay dyan is age 1, 2, 3, 4, 5. Ang gawin ninyo, ikopya nyo na ito. Kunin nyo na ito. Kasi, yun naman yung edad, hindi naman 1, 2, 3. Kuha po ba natin? Pag ganun, so 16, lagay nyo na 17, 18. 19, 20, above. Ganyan. So, yan na yung table ninyo para sa inyong research. Kuha po ba natin? Okay, so that's all for today. Thank you for watching.